Hello everyone, welcome to the QED room. The temperature of a glass of water changed by 50 degrees Celsius. By how much did the temperature of water change in Fahrenheit? Okay, so ito by A, 122 degrees Fahrenheit, B, 90 degrees Fahrenheit, C, 10 degrees Fahrenheit, or D, 27.8 degrees Fahrenheit. Okay, so ang sagot po dito is letter B, 90 degrees Fahrenheit. Okay, so paano natin nakuha to? Okay, so kapag given po sa atin yung change in temperature in Celsius para ma-convert siya sa Fahrenheit, is imumultiply lang po natin siya by 9 over 5. So yung change in temperature in Fahrenheit is equal to 9 over 5 times change in temperature in Celsius. Okay, so ibig sabihin, yung ating change in temperature na 50 degrees Celsius, imumultiply lang natin by 9 over 5, makukuha natin sagot yung 90 degrees Fahrenheit. Okay? So siguro, medyo nagtataka tayo. Ang alam natin conversion from Celsius to Fahrenheit, may plus 32 pa. Okay? Saan napunta yun? Okay? So yun, papaliwanag natin kung paano. So para, bago ko muna ipaliwanag kung bakit, okay? Iko-convince ko muna kayo sa pamagitan ng pagbigay ng mga sample values. Okay, ng initial at final temperature. Okay? So kunwari nag-assign ako ng initial temperature na 0 degrees Celsius. Okay? So in case na to, hindi importante kung ano yung initial temperature. Ang importante is yung change in temperature natin o yung delta T is 50 degrees Celsius. Okay? So since nag-assign ako ng initial temperature na 0 degrees Celsius, yung final temperature ko dapat ay 50. So mag-a-add lang ako ng 50. Para makuha ko pa rin yung required na change in temperature. Okay? So kayo, pwede kayong mag-try ng kahit na anong value ng initial temperature at final temperature as long as yung change in temperature or pag pinag-subtract natin silang dalawa, kailangan 50 degrees Celsius. Ang next natin gagawin is titingnan natin yung conversion from Celsius to Fahrenheit. Okay? Ito ay degree Fahrenheit is equal to 9 over 5 degree Celsius plus 32. Okay? Ito yung formula na may plus 32. Okay? So, makikita natin mamaya bakit hindi yan yung ginamit natin. Okay? So, ang gagawin natin, i-convert natin yung initial temperature at final temperature to Fahrenheit. Okay? So, yung initial temperature na 0, pag i-convert mo sa Fahrenheit, magiging siyang 32. And yung final temperature is 122 degrees Fahrenheit. And makikita natin na kapag sinubtract natin, okay, 122 minus 32 is 90 degrees Fahrenheit talaga yung lalabas na sagot. Okay? So, para mas makita natin anong nangyari dun sa 32 degrees Celsius, sa 32 na factor na ina-add natin, okay, ang gagawin natin, hindi natin isi-simplify, okay, hindi muna natin papansinin yung final values na to, okay? Ito muna yung titingnan natin. Itong dalawang to. Ito, and itong may plus 32. So, ang gagawin natin, yung change in temperature is itong buong to, okay? Yan yung kinonvert natin yung 50 to Fahrenheit minus itong buong to. Okay? Yan yung kinonvert natin yung 0 to 32. Pag sinubtract natin sila, mapapansin natin, itong minus sign sa gitna is madidistribute, okay, sa bawat term sa loob ng parenthesis, and magiging siyang 9 over 5 times 50 plus 32 minus 9 over 5 times 0 minus 32. And kung mapapansin natin, meron tayong plus 32 minus 32, magka-cancel po sila. Matitira sa atin is 9 over 5 times 50 minus 9 over 5 times 0. So, yun pala yung nangyari sa 32. Nag-cancel po sila. Okay? Since yung final temperature, nag-add tayo ng 32 sa conversion, and yung initial temperature, nag-plus din tayo ng 32 sa conversion, nung pinag-subtract natin sila, nag-cancel lang sila, nag-cancel out. So, nawala. So, natira lang talaga yung 9 over 5 na factor. Okay? So, para lang mas makita rin natin, mas makonvince tayo, okay, mapapansin natin na pwede nating i-factor out yung 9 over 5, okay, and matitira sa atin is 50 minus 0. And 50 minus 0 is our change in temperature.
Okay? So, ganun pala talaga. I-multiply lang pala talaga natin siya ng 9 over 5 kapag ka nagko-convert tayo ng change in temperature. Okay? Importante yung term na change in temperature. Okay? So, para mas maunawaan pa natin siya, isang paraan para makita natin na ganun talaga nangyari is tingnan natin yung formula or conversion formula from Celsius to Fahrenheit. Okay? Yung conversion formula natin is yung degree F natin is equal to 9 over 5 times degree C plus 32. Okay? Kapag pinansin natin tong formula to, makikita natin na yung Fahrenheit is a function of degree C. Isa siyang linear function. Okay? Linear function of the form y equals mx plus b. Okay? Di ba yan yung equation of line? Okay? So, dun sa equation na y equals mx plus b, yung y is a function of x. Okay? And dito sa mga to, okay, mapapansin natin, based sa structure ng ating mga equation, na yung ating f, okay, is nagko-correspond dun sa y. And yung ating degree C, nagko-correspond dun sa x. Okay? So, masasabi natin na dito sa equation na to, degree F is y at degree C is x. Okay? Bukod pa doon, yung ating M, okay, yung ating M sa y equals mx plus b ay equal sa 9 over 5. Okay? Ano ba yung M? Okay? Yung M natin, M is the slope. Okay? M is equal to the slope of the line. Okay? And ang ating slope ay equal sa delta y or change in y over delta x or change in x. E ano ba yung y natin? Sabi natin, ang y natin, ang f natin, siya yung y natin. Okay? So, yung delta y is just delta degree f or change in f. And ang ating degree, ang ating delta x is just delta degree C or the change in degree Celsius. Kaya masasabi natin na yung ating change in degree F over change in degree C is equal to 9 over 5. And kapag ka minanipulate natin siya para maiwanan lamang yung change in degree Fahrenheit sa isang side, okay, maiwan sa atin na change in degree F is just 9 over 5 times change in degree C. So, nawawala talaga yung factor na plus 32 kapag pinag-uusapan natin is yung change in temperature. Okay, so i-substitute lang natin dyan sa formula, 9 over 5 over times 50, okay, na given. So, 90 degrees Fahrenheit talaga yung magiging final answer. Okay, so sana may natutunan kayo and maraming salamat sa panonood. Thank you!